Ngayon mga kamakina, may machine tayo dito. Ito, nagno-no water. Pag nire-rinse, nagno-no water siya. Tapos yung isa, flow error 1 daw. So, titignan ko. Ini-disinfect ko siya ngayon. Titignan natin kung lalabas yung flow error 1 niya. Kaya, ini-disinfect ko siya. Tapos ito, kanina pa nagno-no water. Ngayon ko lang binidyoan kasi malapit na matapos. Pero nagno-no water siya kung makikita nyo. Mamaya-maya. Nagno-no water yan. So, tignan natin kung ano problema na ito. Yan lang, for 3 seconds, no water, no water. So, kakalibrate natin yung ano niya, regulator niyan. Baka wala na sa calibration. Calibrate natin. Tapos yung isa, hinihintay ko lumabas yung flow error 1. Flow error 1 daw yan. Titignan natin mamaya. Naka-disinfect siya. Okay? So, okay, gloves muna ako. Ilalagay nyo lang sa dialysis, tapos pangatin natin yung conductivity lahat para maging okay. Pag umangat na yan, tsaka natin siya kakalibrate dun sa likod. So habang naghihintay natin ng conductivity, bubuksan na natin para makalibrate.
ko lang alam. Kita lalapit natin. Ito. May regulator dito sa likod. Itong dilaw. Ito yung regulator niya. Yan ay kakalibrate natin. Paano ba? Ito yung regulator niya. At dito tayo magkakalibrate. Gagamit tayo ng gauge. Itong gagamitin natin para i-calibrate itong inlet water niya. Dito natin i-coconnect na tumatakbo yung dialysis. Yan, kung makikita nyo. Tutuyuan ako ah. Mamaya na nga. Yan. Ito yung gauge. So, i-coconnect natin yan dito. Dito natin i-coconnect yung in. Tapos yung out dito. Para papunta sa machine. Ito yung nagagaling dun sa main water. Ito yung regulator valve niya. Kailangan natin i-supply. Walang flies. Kahit isa, dami-dami na rin flies. Ito na nga lang.
So, pag nag-calibrate tayo, ang gagawin natin, papatay muna natin siya rito sa dialysis flow niya. Pidutin nyo lang yan, iilaw yan, yan. So, hindi siya ihigop ng tubig o kahit acid, hindi siya ihigop. Tapos ngayon, papatayin mo naman yung main water doon. Yan, pinatay ko na yung main water. So, tatanggalin ko na ito ngayon kasi wala nang dadaloy na tubig dyan. Yung natira na lang. Busog ko lang para makita nyo. Wala yung plies ko. Yan. Itong puti, dito nyo kukunik yan. Yan. Kunik nyo dyan. Tapos ilalak nyo kasi malakas yung pressure niyan. Then ito namang clear, sasaksak nyo naman dito sa may regulator. Yan. Niiyak na isang machine doon ah. So, testing natin, open natin yung tubig. So, walang leak. Walang leak. So, ngayon, ipipindutin na natin itong dialysis flow niya para magkaroon ng makahigop na ng acid at saka bicarb at saka tubig. Ang baba niya dapat siya between 20 and 19. Ang baba niya nasa ano lang siya, 15 PSI. So dapat siya nasa 20 or 19. Kaya nagno-no water. So ika-calibrate natin yan ngayon. Paano naman? Doon naman tayo sa likod. Yan. Bali, ito yung likod niya. Dito natin siya ika-calibrate. Kukuha lang tayo ng plies at saka yeah, plies. Plies. Ito lang talaga eh. Hindi gumamit ng plies, hindi binalik. So ang gagawin nyo, luwagan nyo, tapos meron siyang bakal sa gitna. Ikot-ikot nyo, hindi ko lang alam kung clockwise o counterclockwise. Basta luwagan nyo muna yung screw bago nyo ikutin yung gitna. Yan. Umiikot na siya.
Naikot na. So, pwede na natin ikutin yung nasa gitna. Ilabas nyo to para makita natin kung na-adjust. Nasa ano lang siya, nasa 15. What's up, brother? Fixing one of the machines? Yeah, calibrating. Oh, bumaba siya. So, pabalik. Balik natin. Counterclockwise ang angat niya. Ang increase, counterclockwise. Alright, bro. Later. Hindi kumabot. Mahirap talaga pag wala yung plies. Pero malapit na eh. Tanggalin ko muna nga yung screw. Nakakay lang eh. Ayan na, nai-hit niya na yung 20, nakikita nyo. Ayan, nai-hit niya na yung 20. Umangkat na siya. So, okay na yan. Yan, ibabalik ko na tong screw ngayon. Na, 20 na. So, babalik ko na to, 20 na. Ayan, nasa 20 na siya. Balik na natin. Nahulog pa.
Ayan, ano niya na yung 20. Okay. Okay, balik na tayo. Balik tayo sa dati. Nakalibrate na natin. Ayan. Ganun lang mag-calibrate ng ano ngayon. I-heat disinfect natin siya para malaman natin kung nagno-no water siya. So, ganun ulit. Patay yung off. Off natin yung flow. Tapos yung tubig. Ayan, i-disinfect ko na siya ngayon. Titignan natin kung lalabas pa yung ano niya, yung no water niya. I-disinfect natin siya ngayon. Tapos may isa pa akong machine doon. Ayun na, nag-flow error 1 na siya.
gagawin natin siya. Error 1 na yan, may papalitan lang tayo dyan. Dito, nung nirinse ko siya, 2 minutes lang lumabas na yung no water. So, tignan natin ng 5 minutes. Pag after 5 minutes, hindi lumabas, okay na to. Pero pag lumabas siya, i-continue ko na lang. Ganun lang ang pag-calibrate ng no water. Pero kung no water talaga, pag hindi nyo na-calibrate doon, tatlo yan eh. Valve 41, flow switch, o kaya yan, regulator. Kulang sa calibrate or yung o-ring niya doon sa loob ng regulator, pud-pud na. Yan ang mga ano niya, ang mga cost ng no water. Okay mga kamakina, hanggang dito na lang tayo. Sana may natutunan kayo. Kasi may gagawin pa tayo isang machine doon. Floor selection error 1. Floor configuration error 1. Yan, nabubulol pa ako. Gagawin natin yan kasi ito, tapos na to. Kinalibrate natin yung water regulator niya. Kasi nagno-no water. Ngayon, hindi na lumalabas. Magti 3 minutes na. Kasi 2 minutes lang kanina eh. Okay na eh. Pero pag lumabas uli, sigurado ano na to, regulator o kaya valve 41 or flow switch. Okay, mga kamakina, ganito na lang ako. Sana may natutunan kayo. Please like and subscribe Kamakina Vlog. Huwag sana kayo magsawang manood. Okay mga kamakina, nabubulol ako. Salamat. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog eh. I think 2 weeks. Ngayon lang ako nakapag-ayos ng machine. Hindi ko nilagay yung sira na machine kahapon para hindi nila gawin. So ngayon, ako gumawa, hindi ko nilagay. Sabi ko, okay yan. Nung dumating ako, sabi ko, sira yan. Ako lang gumawa. Kasi gagawin nila, wala akong magagawang machine eh. Okay mga kamakina, salamat. Please like and subscribe Kamakina Vlog. Sana kayo mag-asawa. God bless everyone.